10 piraso. Pagkatapos ng bagong taon, pag-isa-isa kami yung mga boys dito. Lalagyan na sila yung mga ganyan. Oh, malaki yun. Kal na yun. No? Masarap yung lechon ninyo. Ay, nakakanawa tayo ko yun. Parang yung laman. Ano yung laman? Hindi mo nga ano yung laman. No? Ito yung epoxy resin na gagamitin ko sa kanya. 1:1, isang hardener, tsaka itong resin. Siguro isang ganito, kasya na rito sa isang buo. Isang... Kape, kape, kape! May mandog pa ba? Dumuloy pa! May dog ko! Wala, kalapati na naman yung ano dito. Oo, siyempre! Kalapati boys kami. Kalapati boys, kalapatids. Maganda yung pinus nito ni Rambo na nakaraan. Ha? Yung pinus mo, yung... binato lahat ng gamit ng kalapati na sa asawa niya. Tawa ko ng tawa doon, papus ko sana eh. Patay. Kapasok sana sa ano namin. Easy man. Pamagitan niya. Mahal akin niya po yung... Ano, binapag... Nakauwiin ka na pati mo, Rambo? Oo, kuya. Meron wa lang eh. Kali, mabilis na ko. Mabilis naman? Mabilis na ito. Oo, isang oras. Bagay. 40 minutes. 40 minutes lang? Hindi, isang oras tsaka ano. Pamatuling lang kayo. Saan yun? Sa season? Na. Season Pangasinan? Hindi, may nipo. Ikaw, kung hindi ka sa mabay? Hina pa yung sayo, kuya. Baka saan na lang sa season. Kung ano. Talagang dulong oras. Malayo na kasi, kuya. Malayo. Malayo talaga yun. Sa linggo, laon yun. Laon yun. Aba. Malapit. Yan yan ah. Malapit na sa Baguio. Wala yan eh. Kami pa inawalan eh. Parang kung misan mo. Bakit? Pinawalan mo rin daw. Ay, guys. Kalapati. Ikaw eh. Yung linggo, basta nakompleto na yung dyan. Oo. Sa linggo, basta na ano. Tapos bababa natin yung antena ron. Tatanggalin natin yung antena, oh. Delikado eh, baka pag gumagsak yun, tama sa solar panel lahat, basag. Basag? Ay, sa radyo yan. Oo, yung sa radyo. Sa linggo. Ililipat ko na lang sa baba. Bababa ko na lang. Pag nakakompleto na yun dyan. Doon lang kami. Oo, isang tawag lang naman si Kong Kong yan eh. Oh, akit lang sa bubong yun. Ay, hindi ko pa nakuha yung sing-sing ng kalapati doon. Minakita akong kalapati doon sa bubong. Kalansay na. May sing-sing. Mukha yung kalapati pa rin doon. Ba't nawawala daw? Ano ba? Yung sagit mo doon? Kapote, wapit. Mamamatay lang. Buto na lang siguro doon. Buto na lang talaga. Tapos konting balahibo. Wala. Tapos siguro luluog na yung baba. Yung may wala ito eh. Atin luluog. Yung baba. Ay, pauli na. Ito sisi naman. Oh. 10 piraso. Pagkatapos ng bagong taon, nag-isa-isa kami yung mga boys dito. Lalagyan na sila yung mga ganyan. Oh, ba malaki yun. Kal na yun. No? Masarap yung lechon ninyo. Ay, nakakanawa tayo ko yun. Parang yung laman yun. Ano yung laman? Hindi mo nga ano yung laman na? Hindi naman. Hindi lang. Kami ang parangol ko, sa mga dagal. Oh. Yung mga kal na, no? Pagkano ko, pagkatapos ng... Oo, oh, lag... Pagkatapos ng lechon ng bagong taon, pagkatiyat yun na, nag-isa-isa. Oo, oh, magkano lang naman yung... Ngayon, 45 days. Itong kabila ni Kit talaga hindi na mag-aalaga. Wala na ko. Hindi na mag-aalaga. Pinagbawal na sila? Sa yung isang generator ko yung dito kinuha na. Ah, wala na dyan? Isa na lang ito na. Uy, ito, sirato. Sirato ko yan. Sirado, ayan kulungan, ayan ano yan, sirado niyan. Yung isa min yung ano. Bagsak na. Yung bagay yung resist. Pero laki din ang ginasas ko. Ang buti na. Patali pa naman din. Masagi ko. Malaki talaga ang gasas ko. Hi, Baby Rambo. Hello. Long time no see. Sana all. Sana all. Ay, pumasok ko loob. Malaki. Tang checker. Wala, nakawala. Tad, saklawan mo na yari. Isa, isa. Ayan. Corner, corner. Ayun, may balik eh.
Pai, mahirap ng huli niyan. May lab ba yan? Atradola niya ito. Wag. Nakabi. Titira. Malaki niya ito na yun. Lalaki pa naman ang binabala dyan. Sa tirador na yan. Yan ang delikado sa solar panel eh. Ambira. Bagay ngayon dun, wala na masyadong ginagamit dyan eh. Bigan mo ka dati. Ang masakit na minsan yung mga bata pag may bunga yung mangga. Yun. Sa may ano? Yan, ambira. Sa bubong. Talaga. Sa bubong? Grabe. Hindi ka mukha dati. Ah? Oo ah. Ngayon irgan na yung ginagamit. Isang batik po nito, alayang kaya man marakal ko yung pera. Kalapatids. Ito, ganun yung susi. Ganyan-ganyan. Ayang niya. Ganyan-ganyan. Singsi, may serial number din, no? Yung nandoon, nasa bubong. Pasap mo din. Usapang kalapatids. Talaga yung matigang kenya. Okay, ito ang gagawin natin ngayon. Itong solar panel na to, free lang itong binigay sa akin. So, maganda pa naman yung voltage output niya, nasa 40 plus pa. Yun nga lang, ay meron siyang tama. May mga basag yung salamin. Tempered glass kasi to. Ayan. So, ito ngayon ang ating gagawin. Isisil natin yung mga crack na yan. Pero bago natin i-seal, kailangan na malinis muna natin to. Tanggalin yung mga dumi-dumi, yung mga ayan, oh. Tanggalin natin 'yan. Okay? Di tulad nitong isa. Oh. Makinis 'o. Oh. Ito ay kitang-kita yung barag. Barag-barag. Ayun. So 'yan, ito ang ating lilinisin ngayon. Okay? Okay. Ito ay ating ang panlinis natin ay ano lang, alcohol lang. Yan. Kasi masyado na siyang ano eh, tawag nito. Meron lang parang mga stain. Hindi naman natin ito pwedeng basaing sobra. Papasok sa loob, sa mga siwang-siwang na ito yung ano, yung pinaka-tubig. Okay, ito, okay na itong ganito. Alcohol lang. Yan siya. Tatanggal din yung mga dumi-dumi na yan. Ito, pinasok na. Ito yung epoxy resin na gagamitin ko sa kanya. 1:1. Isang hardener, tsaka itong resin. Siguro isang ganito, kasya na rito sa isang buo. Isang 250 ml kasi ito pa, ano siya eh. Ah, 250 ml. 250 grams. Ayan, ito 250. Kaya naging 500 grams siya. So, ayan. Yan ang ipapayad natin. Clear epoxy resin. Ayan. Okay. Ito siya. Okay. Ito, butit dumating si Rambo. Hinihintay ko si Allen, yung kapatid ni Rambo, hindi makakapunta. Kaya pala hinihintay ko kanina, masakit ang kanyang ulo at nahihilo daw. Kaya, tsempong-tsempo naman itong si Rambo dumating. Yan. Nag-PM naman sa akin si Allen na masakit daw ang kanyang ulo at nahihilo siya. Yan. Kaya, ito. Talaga naman, napakaswerte ko at dumating si Rambo. May katulong ako magbubuhat. Medyo mabigat talaga yan eh. At hindi biro, hindi kaya mag-isa. Paano ilalatag dun sa may patungan niya kung mag-isa ka lang. Nasa mga 22 kilos kasi itong solar panel na to. Yan, at kinuha lang ni Rambo yung kanyang tali sa baka. Yung ginamit namin ni Rommel na pantali sa solar panel nung kumuha kami. Okay, ito. Alagyan na natin. Ito, nabawasan ko na ng kalahati, no? Kalahati-kalahati muna. At titignan natin kung hanggang saan naabot. Okay. Tapos dito, kalahati din tayo dito. Yun na, may bulaan na.
Kailangan kasi maiwasan yung bula. Tapos ito ay kalahati rin. Pagkapangin ay may takip pa. Yan. Kuha tayong kalahati din dito. May bula. Dapat mawala yung bula. Di pa. Yan. So yan. Kalahati. Pwede na yan. Tapos na natin. Tapos, imimix lang ng dahan-dahan para maiwasan yung mga bubbles niya. Kailangan kasi ito walang bubbles talaga eh. And so, kailangan ito daw ay mamix ng maganda, mix na mix. Tsaka hindi po pwede yung ano, yung ganitong resin epoxy, hindi po pwede yung mabilis na halo, yung mini-mix. Dapat ganito, yun, may bula. No, dapat dahan-dahan lang daw yun, tanggal. Kasi pag ito nagkaroon ng mga bula sa loob, mahirap, tawag ito, mahirap siyang tanggalin. Pag natuyo siya, air pocket na mismo yung sa loob ng kanyang silicone, ayan, ng kanyang epoxy resin. Ayan siya. Mix lang natin hanggang sa mag-mix well siya. Ayan siya, no? Nailatag na natin yung iba. At ito hindi naman agad-agad siyang matutuyo. Kaya pwede siyang ulit-uliting ipahida ng ganito. Sa kabila. At importante dito yung gilid din. Kasi paaring dyan pumasok ang mga tubig. Yan. Talaga ay maisil siya yung gilid. Itong epoxy resin natin siguro kakapal ito ng mga 3 mm at sisingit sa lahat ng crack niya. Tapos ito pagka natuyo ito, para siyang ano, glass na rin, matigas siya. Matigas na parang plastic. Kung makipapansin niyo yung mga ginagamit sa keychain na transparent na plastic, parang fiberglass kung tawagin. Ito yun, ganito yung ginagamit, epoxy resin. Okay, konti na lang. Kasha pala yung ano, yung 500 grams sa isang solar panel na 400 watts. Magandang gamit itong epoxy resin. Ano. Talagang lahat ng crack nasisingitan niya kasi medyo malabnaw siya. Talagang papasok sa bawat singit ng ano, ng salamin na may crack. Ayan, oh. Ang ganda niya, oh. Kumintab pa siya lalo. Parang nawala yung mga lamat-lamat, parang naisil niya na. Oh. Malinis, malinis pang tignan. Etong epoxy resin na 'to, no. Clear epoxy resin. Nagkakahalaga lang siya ng 545 kasama na shipping fee ng Shopee. Ano siya, nasa 500 grams. Hindi ko lang malaman 500 grams ba o 500 ml. Kasi dalawang canister siya, 250-250. 250 grams ang nakalagay. Baka nga by weight siguro. Ang timbang na ito gawa ng medyo
malapot na malabnaw na parang ganun ang dating niya. Ito, ayan, pinapasadaan ko yung lahat ng gilid. Kumbaga, pinupunduan ko siya ng epoxy resin para mas tumibay siya at hindi makasingit yung ano, yung tubig dyan sa gilid. Yan, oh, maganda na siya tignan, no? Makintab na. Medyo may katagalan nga lang matuyo itong epoxy resin. Ano? Mga 24 hours to 48 hours talaga ang curing time niya. Depende pa sa kapal ng pahid, no? Yung kapal ng coat na na ilalagay natin sa isang bagay. Mas matagal, mas maganda ang tibay ng epoxy resin. Yan, naubos na yung sa canister ko, pero yung epoxy resin, no, para pa rin ano, tubig baha sa may bahay. Ayun, pumatak yung aking pawis. Kasi sa initan tayo nagtatrabaho, hindi maiwasang pumatak yung pawis. Kaya pagka sa ganitong sa initan kayo, kailangan ni nakano, may towel na agad kayo sa leeg o sa noo para hindi na mapatakan ng pawis itong ating tinatrabaho. Maganda kasi mag-epoxy resin sa ilalim ng araw, no? Mainit para kung may bubbles ay nag-evaporate, nawawala yung bubbles niya. Kailangan kasi yung side nito ay ano, yung gilid. Malagyan din ng ano, ng ating epoxy. Napaka-importante ng gilid. Ang gamit kong spatula dito, no, yung metal siya, yung matigas na bagay. Hindi naman siya maselan sa spatula kasi lalo na pagka nasa ilalim ng araw, pag naiinitan siya, kusang lumalatag naman itong ano, epoxy resin. Lumalatag, pumapantay siya mag-isa mismo sa surface ng ating pinaglagyan ng resin. So ito, nailatag na natin ano, yung isa naman ang ilalagay natin at tayo hahanap naman ng makakatulong ulit. Ayan, para yung isa ay atin ng malagyan ulit ng epoxy resin. Basag kasi yung mga yan, binigay lang ng ating pinagbilhan. Okay, pwede na siguro gamitin yung isa, ay ilatag at hanap lang tayo ng makakasama. So ayan na siya ngayon, no? Lahat coated na, napatungan na siya, kumintab na. Ayan. Sipat naman dito eh. Lahat naman ng side ay magandang reflection. Ibig sabihin pag magandang reflection ay coated siya lahat. Walang malabo sa reflection makikita eh. Ayan, so okay na to. Well coated na siya. Okay. Ayan. Yung isa naman, hanap ulit tayo na isang makakasama. Yes. Yan, may nahatak tayo sa labas. Neighbor natin to, kumakain ng fishbowl. Si Bonnie, ayan. Buti na lang at andito si Bonnie. Ito, pangalawang ano na to. Pangalawang panel na may basag. Yan. Okay na yan, Bonnie. Yan. Ayos na. Okay. Yan. Salamat, Bonnie. Thank you, ha. Thank you. Okay. Yan. Buti na lang at meron tayong natawag na neighbor. Yan. Wala akong level bar na malaki. Dapat kasi ito ay
level siya. Ayan, ay tama oh. Nasa gitna yung bubbles, ibig sabihin yan ay pantay siya. Ngayon dito naman tayo sa kabila. So ayan, medyo okay na siya niyan. Tumaas-taas pa nga eh, pero hindi na gaano nga niyan ka hindi na malaking issue yan. Yung ganyang konti na yan. Ayan. Okay. So, dito tayo sa kabila. Yes. So, ayan. Mag-mix ulit tayo ng isa. Bago. Mixan natin lahat yun. Para dito. Ito tayo. Okay. So, ito. Second mix tayo. Ibubuhusan natin ito lahat. Para walang bubbles, dito lang natin siya padaanin sa gilid ba. Ayan. Kasi pagka bigla natin binuhos sa may tawag nito sa gitna at nagkaroon ng bubbles, medyo mahirap tanggalin ng ano, ang bubbles. Ito rin isa. Nakalagay kasi dito eh, 1:1. So, ito tayo. Mimix natin ng dahan-dahan. Tulad ng sinabi ko kanina, bawal lang mabilis na mix para maiwasan yung bubbles. Yan, sa umpisa malabo siya. Pero pagka na-mix na siya, yung talagang mix na, lilinaw din yan. Ito mo, ito, medyo cloudy pa ang kulay niya. Pagka talagang mix na siya, ay nagiging clear na siya. Ayun, may bubble. Magiging clear na siya na parang ano, salamin. Observe nyo po yan, no? Yan, clear na siya. Oh. Kanina parang ano siya, parang cloudy pa siya ngayon, para na siyang salamin. Oh. Clear na clear. Ganda. Mix pa natin. Yan, dalawang set na. Yan yung mga bigay, napakinabangan natin yan. Kasi maganda pa ang harvest niya. Okay, sukatin natin, no? At pakita ko sa inyo kung ilan pa ang harvest nito. Okay, kuha tayong tester, wait lang. Okay, ito, no? Tetest natin. Yan siya. Okay. Tignan natin kung ilang voltahe pa siya. Hindi gaanong maaraw. Pero kuha tayo na. Yan o. Meron tayong 43 volts. 43 volts siya o. Ha? Hindi pag, wala pa gaanong araw yan. Hindi matirik. Walang anino. Ang BOC niya is 49 volts. Ang maximum output niya is 49 volts. So, makulimlim pa lang, 43 volts na tayo. So, ayan. Ayan, at laminated na siya ngayon ng epoxy. Sana hindi na maka-penetrate yung ano dito, ulan. Ayan siya. Okay. 43 volts.
Okay. So ito, okay na siya. Matigas na. Pwede nang hawakan yung kanyang pagkakaano. Hindi na siya malagkit. Ayan. Hindi na papasukin ng tubig ito. Medyo makapal-kapal na rin yung kanyang epoxy resin ngayon. Alas 4, pasado na, 4:25. Ngayon, tetest natin ngayon yung kanyang voltahe. Halos wala ng araw at makulimlim na. Okay, check natin. Yun, nakakabit sa positive yung isa. Ito yung negative. Tapos naman po rito. Meron pa tayong 40 volts. Yan siya, oh. 40 volts pa ang reading natin. Siyempre, hindi natin alam kung gaano pakataas ang kanyang amperahe niyan. Nagawa ng matetest natin talaga ang amperahe na ito pagka nandun na tayo sa control panel. Ay, sa may, oh, tama. Pag nakabit na natin yung control. Yan siya, meron pa tayong 40 volts. Ayan, at makulimlim na. Balik natin. Yan. 40 volts. Siya. Kumintab pa ngayon. Siya. Talagang crystal clear yung ano. Epoxy resin na nabili ko. Magandang klase siya. Ito siya, oh. Ganitong brand. Nasa halagang 545 pesos. Ano na yan? 1:1. A and B na yan. Hardener. Tsaka ito ay isang resin. Ito ang resin. Ayan. Ito yung ano. Ayun, malambot pa. Okay, good. Yes na yan. Lambot pa rin. Bale. Ito kasi, uli ko na lang pinatong tutong part na to, wala palang resin. Kaya binuhusan ko na lang siya ng konti. Nagtimpla ng konti, tapos binuhus ko. Tapos nakahiram ako sa farm nung ano, lona. Hindi ko na siya tatanggalin dito. Tatakpan ko na lang siya. Nag-clear pa siya, hindi na ganong kita yung kanyang pagkabasag.